Sumiklab ang apoy sa hilera ng mga bahay sa Barangay Manresa sa Quezon City kagabi. Ilang beses pang narinig ang malakas na pagsabog mula sa mga nasusunog na bahay. Sa gitna ng paglagablab ng apoy, hindi magkamayaw ang mga residente sa paghahakot ng mga gamit. May ilan na tumulong din sa pag-apula sa apoy. Pasa-pasa sila ng timba para mapuno muli ng tubig ang isang fire truck. Dahil ang mga bahay ay gawa sa light materials, mabilis na iniakyat sa ikalimang alarma ang sunog. Mag-aalas tres na ng madaling araw nang ito'y maapula. Panlulumo ang nadarama ng mga residenteng nasunugan. Biglang sigawan na lang po, sunog na lang po eh. Kaya nagakot na rin po kami. Nasusunog daw po yung dalawang bahay, hindi pa daw po sinisigaw na lang, sunog daw po yun. Kaya ganun nangyari, sobrang ano, hindi po nakapaghanda yung mga tao dito. Aminado mga bumbero na nahirapan sila sa pag-apula ng apoy. Nakita nyo yung papunta sa loob, masisikip yung mga daan. Kaya yun yung isang concern natin at hindi nakapasok yung mga malalaking fire truck natin para mas mabilis sana yung ating operation. Aabot sa 100 bahay ang nasunog, 200 pamilya naman ang nawalan ng tirahan, 5 ang nasugatan kabilang isang fire volunteer. Ang mga nasunugan na pansamantalang tumutuloy sa basketball court ng Barangay Manresa, umaapela ng tulong. Kung sa hirap-hirap talaga eh. Dahil ako bilang kapitan, dahil ko pang nasunugan eh. Sa ngayon, mga pagkain muna, tulugan, mga pagkain, banig, tulugan, mga konting mga damit-damit yan. Tubig. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog sa mga ari-arian. Illegal na koneksyon ng kuryente ang isa sa mga tinitingang sanhi ng pagsiklab ng apoy. Bago tayo matulog, siguro din natin na yung mga ibang appliances na hindi nagagamit, i-unplug natin. Cecil Villarosa, GMA News.